Tanggap problema sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang mga sanggol na iiwan ng mga POGO worker na paalisin na sa bansa sa katapusan ng taon. Ay kay PAOCC Executive Director Gilbert Cruz, 15 bata ang sinusuportahan nila mula ng arestuhin sa mga raid ang kanilang mga banyagang magulang. Kabilang sa kanilang isang batang 2 taong gulang na may inang Vietnamese at amang Chinese. Nakipag-unahin ng PAOCC sa DSWD para sa dagdag tulong sa mga bata. May ilan ding nakausap ang GMA Integrated News ng mga Pinay na may anak sa mga dayuhang POGO worker. May pakiusap sila sa gobyerno para hindi mawala ang kanilang mga anak sa mga banyaga nilang ama. Kasabay ng huling araw ng POGO operation sa bansa hanggang katapusan ng taon na lang, pwedeng manatili sa Pilipinas ang mga POGO worker. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging mangyayari po talaga sa amin ng anak ko since wala po akong trabaho. And sa kanya po talaga kami naasa. Hindi ko rin po alam kung ano po talaga yung mangyayari sa kanya pagdating niya ng China. Yung may anak po na pakasakali, pwede nilang i-consider po na palayain na lang po yung mga asawa namin. Hindi ordinaryong problema ito kasi hindi namin ina-expect na may ganito eh. Ang alam lang namin, manguhuli lang kami ng mga POGO workers eh. Yung pala, may mga iniwan din palang problema. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.